while these are being... This happened to me. Won't tell my dad. I did this. My best friend must not know. I wanna do it again. I have to stop, but... Can't tell my mom. Won't tell my dad. My best friend must not know. This is my story. Hot story. Can't tell them. But you can tell Kama. Tell Kama. Call her. Tell her. Talk to her. Tell her. Tell Kama your hot story. Welcome to Hot Stories. Good morning, everyone. Ay, good afternoon na pala. 12:16 na, tanghalian na. Parang konting kembot lang, magpatugtog lang tayo ng ilang kanta. Alas 12 na agad. Grabe naman. So, gutom ka na ba? Ako hindi pa. Kasi nagsaging ako eh. So, hi sa lahat ng mga kagaya kong nagsaging. Kaya hindi nagugutom. Nakakabusog talaga yan, di ba? Ano bang favorite mong ano? Ano bang favorite mong saging? Kasi maraming ano yan eh, klase, di ba? May senyorita, may lakatan, may... Ano bang tawag sa may big saging? Hindi ko na alam yung pangalan. Basta kahit anong klaseng saging, ganun, ayun na yun. Oo, ako ang favorite ko yung lakatan. Para kasing iba yung pag binuksan mo siya, iba yung pagkadilaw niya, yung parang dark yellow, di ba? Yung ibang saging, pag binuksan mo, medyo light eh. Oo eh, parang sobrang tamis. Iba yung, basta ibang klase yung tamis ng ano, lakatan. Kaya ako siya favorite, o di ba? So hi sa'yo, nakagaya ko na paborito ang ano, saging at pandayat. Oatmeal din pala, nag-oatmeal ako kanina. So ayun na nga. Sabi oh, walang kakain hanggat hindi pa tapos ang live ni Ate Kara. Yes naman, Jansen. Totoo ba yan? O sige, huwag kang kakain talaga. Sabi mo yan, ha? Tumawag ka na pang ga 8721-2429. Ayun na nga ang ating landline kung saan pwede ka mag-share ng mga complicated love stories, maiinit na story ng pag-ibig, at kung ano-ano pang sekreto na gusto mong i-reveal. Mag-text ka na rin sa 0936-948-0605. Ayan po ang ating text line. Text your name, age, taga saan, at konting storya ng iyong buhay, pag-ibig. At babatiin ko lang na happy birthday daw si Luz Lidukan. Hello po sa inyo. Enjoy your special day. At hi din kay Ate Merly Tumbokon, si Wenza Panta, Flaviano Family, Castillo Family, Darwin Galagar, and Christina Tabalon. Ayan, hello po sa lahat ng mga groups, mga members, sa lahat na, sa sobrang dami nyo, nagulong-gulo na ako. Pero sobrang thank you! Sobra! Parang bawat linggo yata may mga nanganganak na bagong grupo, no? Pero ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. O meron pa ulit, oh, speaking Cardiac Angels, may bago na naman! May Cardiac Angels. Oo, ayan na. Mila Binyas, pabati GK from Cyprus. Ayan, hello po. Sige, tumawag na kayo. Maghahanap na tayo ng caller dito sa mga text natin. Mag-text ka na ha, 0936-948-0605. At share ko lang, alam nyo ba kahapon na... Di ba naglaro nga ako sa ano, andyan ako sa Itbolaga, naging choices kami sa mga female vloggers. May mga nag-comment na naman, ang taba ko daw. Laki to nandyan ko. Huwag po kayong mag-alala dahil sinisimulan ko ng aking pagda-diet. At alam niyo ba, eto na nga eh, kasi medyo natigil ako sa aking pagda-diet kasi akala ko okay na. So ngayon, alam niyo ba ang tumutulong sa aking pagda-diet ulit? Ginawa ko na to. Ginawa ko na to nung last year, nung concert nung Cardiac, ha? Ngayon, gagawin ko ulit bago mag-concert. Magugulat kayo. Mapapasabi kayo nung huyo. Kasi hindi niyo ako makikilala sa kapayatan ko. Kala niyo dyan, ha? Ito na ang sagot. Walang iba kundi, sabay-sabay tayo. Walang iba kundi, Fiber Health! O, diba?
Ang Fiber Health po, mabibili po yan sa lahat ng mga Mercury drug stores nationwide. Sa mga hindi pa nakakasubok yan, ire-recommend ko na inumin nyo na dahil natulungan na ako nito last year. So, eto ulit, sisimulan ulit natin ang ating pagda-diet. Oo, at alam nyo ba na may magandang resulta din, hindi lang sa pagpapapayat, ha, nakakatulong ang Fiber Health. Naiiwasan din natin yung 90% na dahilan ng sakit gaya ng diabetes, high blood almoranas at constipation. Naglilinis din ito at tumutulong magtanggal ng mga nakadikit na dumi sa ating mga colon. Kaya kung mataas yung cholesterol mo, sugar mo at talagi kang constipated, yan, bagay na bagay sa'yo to. For more questions and for more details, mag-text or tumawag lang po kayo sa 0938-349-4949. O kaya naman ay bisitahin ang kanilang website na fiberhealth.ph. Ayun. At may caller na ba tayo? Aha, kung walay pa, i-share mo na lang ang live na ito dahil we're live! Dahil palakpakan eh. Teka lang, share ko lang. Wait. Wait a minute. Ayan, live na po tayo ngayon. On Facebook, hanapin mo lang ang Energy FM 106.7 o kaya naman ang aking fanpage, that's DJ Kara, DJ Space, K-A-R-A. O yan, please like and share. Sabay-sabay tayo mag-share ngayon. Lahat ng mga nanonood, please, i-share nyo ha. Nakikita ko yung mga pangalan lang nag-share at hindi. So mag-share ka na. Pangarap doon yung mabati si Angelica Magua. Hello po. And we are back nga naman, sabi ni Ate Ems. Oo. Sabi yo, hello, good afternoon, I am Jen. Ano to? Ang labo kasi ng mata ko eh, no? I am Jen Brace, married from Quezon City. Ano pong gagawin ko if ang asawa ko ay nag-cheat? I have 2 kids. Ay, naku naman. Alam nyo, yung mga cheater, bakit parang ginagawa nyo normal na lang yan, no? Sa magjojowa, sa mag-asawa. Lagi na lang ganun. Diba? Pero hindi natin matawagan kasi... hindi natin matawagan. Hindi makontak. Sabi dito ni Boy Cam. So ano, alam niya yung tanong na ano ba ang gagawin. Lagi na mga nasa sa inyo yun eh. Pero syempre, ang tamang sagot lagi, kung mag-cheat, kausapin mo yung asawa mo, masaya ka pa ba sa akin? Gusto mo pa bang ako makasama mo habang buhay? Gusto mo pa bang mag-prosper yung ating samahan as a family? Ako pa bang gusto mong asawahin? Importante ba sa'yo ang pamilya natin? Tanong mo yung mga ganun. Kasi baka mamaya, hindi na pala siya happy. Nagtitiis na lang siya, kaya nabababae na lang siya. Diba? Dapat mag-usap pa rin kayo. And it's your choice. Again, it's always your choice kung papatawarin mo o hindi. Pero ang kasalanan ng cheating ay isang napakalaking kasalanan. So, may option ka. It's either you stay or you leave. Depende kung ano mo sa buhay. Kung mas mahalaga ba sa'yo na ibigay ang happiness mo by leaving your partner, or mas magiging happiness, mas magkakaroon ng happiness pala kung magsistay ka pa rin kahit nasasaktan ka, basta mabuo lang ang family. Kasi iba-iba tayo eh. Lagi tayong, alam niyo yun, iba-iba tayo ng mga desisyon sa buhay at iba-iba rin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. May mga ibang tao na mas pipiliin nilang magstay kasi buuin yung family para sa mga anak. Okay na sila doon kahit sila nasasaktan. Yun na yung happiness nila. May iba naman na hindi maarok. Lalim ang Tagalog ko, no? Hindi nila maarok na magstay sa isang tao na niloko sila. Which is okay kung gusto mong mag-leave, di ba? Kung gusto mong mas magkaroon ng peace of mind kung iiwanan mo yung partner mo. Kasi siya naman ang gumawa ng malaking kasalanan eh. Cheating yun eh. Di ba? So yun, nasa sa inyo pa rin yun. Kung ano ba ang kaya nyo? Ano ang kaya ng dibdib nyo? Always remember ha, isipin nyo din yung sarili ninyo. Yung self-happiness din. Diba? Kung magiging okay ba ang lahat, kung magsistay pa ba, o magkakagulo lalo. Diba? Mahirap naman din kasi ng pilitin ang isang taong ayaw na sa'yo. Kung ayaw na niya, wala tayong magagawa kundi pakawalan na lang, diba? Ganern. May nag-comment dito, ano ba nangyayari sa comment section? Doble, chubby, at least hindi tapon ulo. Ano to? Dahil ba ano? Dahil may double chin ako. Ah, double chin. Double chin. At least hindi tapon ulo. Kakaloka naman mga comments ninyo. Alam niyo yung double chin, natatanggal naman yan. Natatanggal naman yan pag pinatro ko kay Doc Lawrence. Di pa nga ako nakakabalik ulit eh. Parang, kailan ba huli nagpunta kay Doc Lawrence? Last year pa yata? Oh, ewan ko. Last year pa ba? Ang bilis kasi ng panahon eh.
O yun, natatanggal yan. Isang turok lang yun ni Doc Lawrence. Tanggal lahat ng taba. Oo, pati mga taba-taba din sa mga tiyan natin at sa mga braso natin. Oh. Basta abangan nyo sa concert, mag-iibang anyo ulit ako. Mabilis naman akong pumayat. Masarap lang siguro talagang kumain. Aminin mo, masarap kumain, di ba? Masarap. Masyado pang maaga, no? Maghanap pa tayo ng caller natin ngayon. Mm-hmm. O may nag-comment o, tsaka wag gagawa ng kalokohan tapos poproblemahin nyo, Diyos me. Si Johnson, akala ko matanda na mag-advise, ha? Oo, bata pa to, ha? Pero alam niya, di ba? O sige, ito na. Kausapin na natin yung caller natin. Hello? Nagre-ring pa lang pala. Sana sagutin. Hello? 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 Naku, nagro-robot. Si Iron Man nandiyan ulit. Hello po? Hello po. Ayun, hi ate. Finally, nagkausap din tayo. Opo, hello po. Ilan taon ka na po? I'm 38. 38? May asawa at anak ka na? Yes po. So, paano mo nahuli yung asawa mo nag-cheat? Actually, yung una nasa bahay ako, then sabi niya, baka naiinip ka mag nasa bahay. So, mag-work ka. Then, nag-work po ako. Okay. Then, nung nag-work ako, parang ano siya, lagi siyang busy na after work niya, meron siyang basketball. Or minsan, pag yung schedule niya naman is afternoon, magbabasketball siya ng morning or magbabike. Then, naiisip ko, bakit parang hindi siya napapagod? Oh. Tapos, sinayaan ko lang kasi meron naman siyang paalam na magbabasketball, magbabike or ganun, diba? So, then after nun, hindi ko pinapansin. Then, one time sa bahay, nahuhuli ko na. Ah, nahuli mo? Paano mo nahuli? Sa wallet niya, bali sa bed. Minsan pa, pag every time na kikagalaw ako or kikilos ako, parang aligaga din siya. Bakit then iniisip niya? Iniisip ba niya mahahawakan mo yung cellphone niya, ganun? Kaya aligaga? Hindi po, yung phone niya is nakatabi lang. Hindi yun po. Meron siyang other phone na maliit lang. Naku. Na hindi yung Android niya. So meron siyang ibang phone na nagulat ako. Tapos nang tinanong ko, kanon yan? Mm-hmm. Kasi nahawakan ko dun sa parang pocket niya. So sabi niya ganun, hindi siya ano ko sa barkada ko. Kung patingin, then nakita ko na. Mm-hmm. Tapos, bigla niya pong sinira yung phone. Mm-hmm. Yung SIM card, yung phone. Wala kagad ako ebidensya. Tapos, siyempre, malakas ang instinct ng ano yung asawa. Mm-hmm. Then, ang ginawa ko po is, nagtanong, sino ba kasama niya, ganyan. Then I talk to girl. Mm-hmm. Sabi ko kay girl na, please, lubayan mo yung asawa ko, may susid kami, alam mo yan, ganyan. So sabi niya, hindi ate, hindi kami, jolly person lang yung asawa mo, worthless, ganyan. Mm-hmm. And then after that, sinabayaan ko na naman. Ito na naman po, may nahuli na naman ako, schedule ng girl sa wallet ng asawa ko. Oo. Then sabi ko, bakit may schedule ka nito? Hindi, wala namang name, hindi yan sa kanya, ganyan. Sabi ko, oh my God, ito ko yun naman, but I have to talk to girl ulit. Sabi ko, akala ko, ba't inigil mo na? Tapos, nag-hold on ka, hindi mo inaaway yung asawa mo kasi may tukid ka eh. Yung elder ko is 13, babae. Uh-oh. So parang iniisip mo na, super close siya sa tatay mo, na ayaw mo masira sana yung relationship nila. Uh-oh. Kasi nakikita na nila na si mama lagi na lang inaaway si papa. Hindi naman sila magkasama. Well, hindi kami masyadong nag-aano sa bahay kasi nga may work ako. Mm-mm. Pareho kami. So nag-hold on ka na hindi maayos to. Kung merong isa sa kanilang bibitaw, mm-mm, baka pwede pa. Kasi yung girl, deny ng deny. Pareho silang deny. Then one time, may nakita na talaga ako sa cellphone niya na lang ta, magkita tayo, ganyan. Ipuntahan ko siya na that time kasi na parang nalatag na ako na asawa ko. So hindi ko siya pinuntahan. So sabi ko, parang ang tibay yung girl ko matibag. So I have to talk dun sa parents niya. Parents ng girl?
Ha? Ano parents, po? Sinong parents? Kaninang parents? Nung girl na. Kinausap mo yung parents nung girl para tigilan na yung asawa mo, ganun? Parang parang gusto ko sabihin na yung parent na ganito po yung ginagawa ng anak nyo kasi bata pa yung girl. Mm. I think she's 25 or 20-something. Oo. Tapos panganay daw siya. Nag-search na ako about sa kanya. Oo. Tapos kinausap ko yung girl, ay yung nanay actually. Mm-hmm. Nakita ko yung nanay eh. Pinakilala sa akin nung friend ko na, ay, kakilala ko yung ganyan-ganyan. Na actually, kinausap ko yung nanay. Sinabi ko lahat. Mm. Tapos, hindi pa dininay nung nanay. Nasabi niya, almost 2 years na nga walang boyfriend yung anak ko. Hindi yan nababakante. Sabi niya gano'n. Pero may narinig ako, every madaling araw daw, is kausap yung main na asawa ko. Ah, pero alam mo, kahit kahit kausapin mo yung nanay nung babae. Wala din ako magagawa. Kasi decision pa rin yun ng babae. Kahit sabihin ng nanay na, oy anak, huwag mo anuhin yan. Alam mo, nasa tamang edad na kasi yung babae. So, kahit anong gusto niyang gawin, magagawa pa rin niya. Alam mo, isang bagay, kapag ginusto mong gawin, mangyayari yan. At ang masasabi ko lang, it takes two to tango. Hindi lang din yung babae yung dapat sisihin kasi dalawa sila nung asawa mo. Kahit landiin ang landiin ng babae yung asawa mo, kung ayaw nung asawa mo, wala pa rin mangyayari. At kahit landiin naman din ng asawa mo yung babae, kung ayaw din ng babae, wala din mangyayari. Pero ibig sabihin, dalawa sila. It takes two to tango. Silang dalawa ang akala sanayin. Ko patitigil na kasi Maria, siya kasi panganay siya sa kanila. Akala ko mag-iisa. So, pero, ano napag-usapan niyo ng asawa mo? Anong sabi niya sa'yo? Nagalit siya. Nagalit siya nung nalaman niya na kinausap yung parents ng girl. And i-decide na umalis sa bahay namin for 3 months. Ako yung 3 months lang siya umalis. Then bumalik siya sa ako. Hindi kasi nanap nang umalis siya sa bahay. Kasi naisip ko na, namili ka na eh. Hindi na kita kailangan tanungin kung kami na pamilya mo, na tatlo kami, versus din sa isa. Mm-hmm. So nag-decide ka na. Hindi kasi nanap nang sa bahay namin for 3 months. And after that, bumalik siya. Mm-hmm. Nagulat ako ng mga gamit. Hindi kami nag-uusap, ni honey ha. Mm-mm. Wala. Then, siguro yung mga February, yung last month lang kami nagsabi siya na, sorry, totoo yung hinala mo. Ah, umamin kami. Siya. Umamin po. Inamin niya lahat. Okay. Tapos, eto po. Then, inamin niya na, oo, sorry, kami. Niloko kita kasi ganyan. Yung oras ko para sa inyo, then akala ko po okay na po lahat. Oo. Pero until now, nakatago pa rin kasi yung cellphone niya. Bumalik na ba siya sa'yo? Yes. So after 3 months, bumalik din siya sa'yo? Yes po. Andiyan na siya sa inyo ngayon? Apo. Andiyan na siya natutulog? So wala na sila or sila pa rin? Sabi niya ganito nung one time, isang araw na nalaman ko. Sabi niya, hindi na kami, inamin ko na sa'yo. Pero kung inamin mo sa akin. Ayan na putol. Hello? Hello po. Ayun, inamin niya po pero still nagtitext pa rin po sila. Paano mo nalaman nagtitext pa rin sila? I know, alam ko po yung number ng girl. Alam mo, mga babae talaga magaling na mag-imbestiga eh. Naniniwala ako dyan eh. Diba, tsaka yung gut feeling mo. Kasi kilalang kilala mo yung asawa mo, lalo na asawa mo yan. Alam mo yung bawat kilos, kung may tinatago or wala, mararamdaman mo yan. So anyways, kung humingi na siya ng tawad sa'yo, dapat magtinuna wala ka. Wala na po. Kaya yan po yung sinasabi ko po sa kanina. Bakit kung hindi ka lang ng sorry, sinabi mo na sa akin, bakit kailangan mag-text pa rin kayo? Mm-mm. Anong reason? Sabi niya, eh, magkatrabaho kami. Hindi mo kailangan. Magkatrabaho. Ang lalo area kayo, pero hindi yun yung reason. Hindi mo kailangan mag-usap. Magkamustahan, kasi kumain na. Bakit kailangan? Kasi, sabi kong ganito sa kanya. If he respects you, di ba? Dapat aayusin exactly niya na yan. Po. Mm-mm. Kumbaga may lamat na eh. Siya na yung gumawa ng lamat. Siya yung dapat maglinis nung kalat niya. Yan po. Sabi niya lagi na itong sinasabi, wala ka nakasintiwala. Eh, totoo naman. Yung sabi ko, binigay yung class. Hindi, ang gadagad nagsabi ka sa akin ng gano'ng kadali. Wala ka nga narinig sa akin na galit ako sa'yo kasi inamin mo, galit ako lahat na. Wala ka nga narinig sa akin, inaccept kita.
Tapos yun ito, gusto mo agad-agad may trust ako sa'yo. Parang yun. Hindi yung ganun kadali. Alam mo, it's a working process. At kailangan siya yung magli-lead nun. Makikipag, kumbaga makikipag-compromise ka lang sa kanya. Ikaw lang yung pangalawa. Kumbaga pag sinabi niya na ganito yung mga gagawin natin para makuha ko ulit yung tiwala mo, di ba makikipag-cooperate ka lang eh. Pero siya yung magli-lead nun dahil siya yung nagbigay sa'yo ng sugat. Siya yung gagamot din ng sugat. Kasi sabi ko, kung ayaw mo na, pwede ba mag-iwalay na lang tayo? Anong sabi niya? Anong sabi niya? Binalot. Actually po, ako na pong kumilos, ako na nag-impake ng gamit mo. Sabi ko, abang wala yung mga kids, sister, let's do this, mag-usap tayo, mag-iwalay muna tayo, baka hindi na talaga tayo, huwag natin ipilit. Also, yung binalot na natin mga gamit niya, then pumasok po ako sa trabaho, na pag-uwi ko po, yung mga gamit po niya, nasa aparador na inayos niya, nakatupi pa. Ano yung point niya? Hindi ko po siya maintindihan. Ah, hindi ko din siya maintindihan actually kung bakit siya nagkaganyan. Pero alam mo, tama yung ginawa mo ha. Kung ayaw mo na talaga, maghiwalay na tayo. Kasi minsan, ang mga tao, di ba, the more na nakikiusap ka, the more na binibebe mo, lalo nagpapahabol. Kasi iniisip nila, andyan ka pa rin naman eh. Pero tama yung maging strong ka. Lalo na sa mga salita mo, sa mga decision mo. Panindigan mo talaga pag sinabi mong, ayoko na talaga kapag inulit mo pa to, gawin mo. Huwag kang matakot. Kasi baka yun yung kailangan niya eh, para matauhan siya. Total, feeling ko naman, te, ang pipiliin mo pa rin eh, magstay. Feeling ko lang, ha? Feeling ko ipaglalaban mo pa rin yan eh. It's just that binibigyan mo lang siya ng leksyon. Pero ang inaano ko ngayon is, sa tagal po ng proseso namin pag-aaway, ngayon lang po kung nagkaroon ng sa kanya, nalakas ng loob na, sige na, nililet ko na kita. Kasi pagod na ako. Na-fed up ka na eh. Pero ayun na maumali. Parang gusto ko pa na muna ng peace of mind. Kasi every time na magkasama kami sa bahay, off namin pareho. Mahawakan niya na yung phone niya, kinakabahan na ako. Sino kaya katek nito? Sino kaano niya, bakit kailangan lumabas pa? Kung may kakausapin, hindi napapraning po ako. So as much as possible, ayoko siya nakikita. Nakakaparaning talaga yan. Correct po. Hindi ko po talaga alam kung ano po yung sila ba or what. Natry mo na ba na mag-usap kayo ng masinsinan yung walang away? Kasi hindi. Kalmado. Kasi po naninigaw siya eh. Ah. Siguro. Parang lagi niya. Naku, naputol. Sige, tawagan ulit natin. Sige, tawagan ulit natin. Sayang mo yung kwento ni ate, naku. Ba't ganun? Bakit kasi may mga cheater pa sa mundo eh? No? Hello? Hello po. Okay. Siguro ang masasuggest ko lang, itry nyo ulit na mag-usap ng masinsinan, malumanay. Kahit siguro gigil na gigil ka na sa kanya or galit na galit ka sa kanya, para lang maging maliwanag ang lahat. Set aside mo muna yung galit mo, set aside mo muna yung kapraningan mo, set aside mo muna yung hinanakit mo. Kasi naiintindihan kita dahil normal naman talaga yan kapag niloko ka. Set aside mo muna, lead the way sa pag-uusap niyong dalawa. Sabihin mo sa kanya yung mga, ito, pinatawad kita, pero ito yung mga kailangan mo din gawin for me. Kasi napraning na ako, ito yung mga nangyayari sa akin, nagkakaroon na rin ako ng insecurities, hindi ko na alam kung ano yung mararamdaman ko every time nakikita kita, tinatry kong labanan yung galit at inis ko sa'yo, pero sana makipagtulungan ka rin sa akin. At after nito, sabihin mo sa kanya na after nito, kapag sinasabi ko sa'yo, if ever man na mahuli ulit kita, at may makita ulit ako o malaman ako, ang gusto ko mangyari, maghiwalay na lang tayo. Siguro by that, pag nasabi mo yon, baka sakaling magkaroon siya ng takot. Kasi minsan yung malumanay na salita, yun yung mas pamatay eh. Diba? Yun yung mas nakakatakot eh, kesa sa pasigaw. Kasi ibig sabihin, pag malumanay ka na nakipag-usap sa kanila, sa kanya, at nasabi mo lahat ng gusto mo, ano yun, ibig sabihin seryoso ka na talaga. Kumbaga, yung decision mo buo na, naiiwanan mo siya kapag napatunayan na pa. So, nasa kanya na yun kung paano niya gagawin yun. Bigyan mo siya ng ultimatum. Ganyan ako makipag-usap sa kanya. As much for my doubt, as much as possible, hindi ko siya sinisigawan. At hindi ko sinisabi, ang layo na ako sinisabi sa kanya, pag-pagod na ako, ako naman, baka pwede ako naman yung chance na intindihin mo naman ako.
Tapos pag halimbawa, halimbawa, yan for the last time, mag-usap kayo ng maliwanag, ilatag mo lahat sa kanya ng nararamdaman mo. Pero without shouting ha, pag nailatag mo na, tapos pag sinabi mo na sa kanya na maghiwalay na lang tayo, kapag nalaman ko pa na tinutuloy mo pa rin to, panindigan mo. If ever na mahuli mo ulit siya, panindigan mo te. Kasi magiging ano yun eh, mavo-void yun. Lahat ng pinag-usapan nyo, parang wala ding nangyari kung hindi mo paninindigan. Kailangan din, ready ka. Ready ka na ba? If ever man, na mahuli mo talaga ulit na nagtutuloy-tuloy pa rin sila, ready ka na ba makapaghiwalay? Opo. Kailangan. Kasi 3 months naman kinaya ko po eh. O yun. Panindigan mo talaga. Kahit ibalik pa niya yung gamit niya sa aparador, wag umalis ka. Kung ano man yung pwede mong gawin para talagang sabihin sa kanya na hindi, paninindigan ko tong desisyon ko. Yun. Kailangan matakot siya sa mga sasabihin mo sa kanya. Diba? Thank you. Sige. Hay nako, sana maging okay ka, alam mo, at ipagdasal mo yan. Ipagdasal mo sa Diyos na super. Mabigyan ka ng peace of mind, makayanan mo lahat ng pagsubok. No? Opo. Ibibigyan sa'yo yung guidance na yan. Okay? Okay po. Salamat ha. Salamat sa pag-share mo. At sana, I wish you all the best. I hope na maging okay ka. Opo. Sana. Thank you. Salamat sa'yo. Don't cry ha. Don't cry na. Kaya mo yan. Okay po. Sige, salamat. Diyos ko naman, nakakaiyak naman talaga kapag ano, sakit sa puso kapag niloko ka, diba? Sino ba naman, nako! Sino ba naman hindi masasaktan kapag niloko? Sasabihin sa'yo, mahal ka, pero ba't ka lolokohin? Mahal ka, pero niloko ka. Nasaan ang pagmamahal dun? Mahal mo yung sarili mo dahil gusto mong mag-enjoy sa iba pa. Diba? Kailangan pag isa lang ang mahal, isa lang. Huwag nang dagdagan pa. Kasi isa lang naman ang puso mo eh, hindi dalawa. Diba? Shout out daw, hello sa lahat ng mga relate. Relate ka ba? Bakit ba lagi na lang pa nag-uusapan natin mga ano, mga cheater na yan? Cheating. Lagi. Alam nyo, yun yata yung hindi na mawawala eh. Parang yung traffic sa EDSA, no? Ang kapartner niyan, ang jowa niyan, yung mga cheaters, yung mga lokohan portion. Ba't ganon? Ay, nako. Anyways, ayun na nga. Ay, nako. It's a dibdib. Pero alam niyo, kapag nakawala ka na sa ganong sitwasyon, masasabi mo na, ay, buti na lang hindi siya yung napunta sa akin kasi cheater siya. Buti na lang lahat ng mga iniyak ko tapos na. Diba? Anyways, tawagin na natin si Lindsay. Yes, tawagin na natin at magkwentuhan na tayo. Maghugutan na din tayo. Para sa mga cheater, magbago na kayo. Yan na lang masabi ko sa inyo, parang awa nyo na. Huwag kayong manakit kasi baka bumalik din sa inyo. Hi, Lindsay. Hello! Ang masasabi ko lang sa mga cheater, huwag kayong magbago. Hanggang tumanda kayo, manloko lang kayo. Bakit? Yan ang gusto ninyo eh. Sige lang. Makuha nyo yung hinahanap ninyo. Ikaw ba minsan sa buhay mo ay na-experience mo na yan? Sa dalawang jowa ko. And mga cheater sila? Oo. Keri lang. Pero it made me stronger, I guess. Wow, Arthur. Yung first time na naramdaman mo yung sakit no nag-cheat, naisip mo ba na ayoko na magmahal? Eh, hindi. Ah, hindi naman. So, hindi kasama yun. Kumbaga, ready ka pa din. Mas naging matatag ako nung nalaman ko. Siyempre, nag-breakdown ako. Lumalakad ako nun sa Binondo eh. Lumalakad ako sa Binondo, lumuluha ako. Pagsakay ko ng jeep, umiiyak pa din ako. Ganyan. Kasi niloko ko, nahuli ko eh. Hindi mo pipigilan yung luha mo talaga eh. No? Oo. Tapos yon. Tapos, di, nalaman ko nag-cheat siya sa akin. Mm-mm. Pero pinagpatuloy ko pa rin yung relationship. Ay, may ganun talaga, minahal no? Ko pa din. Parang hindi mo pa kayang mag-let go kahit alam mo na may ginawa siyang masama sa'yo. Oo, kasi mahal na first boyfriend kasi. Ay, pareho tayo. Ano ba yan? Ano ba tayong kwento? Alam mo, sobrang dami natin kasing pagkakapareho. Sa totoo lang. Yung unang-unang ano mo, boyfriend mo, niloko ka. Ganun din ako yung unang-una. Oo. At ito ang mas masakit ha. Kapag yung unang-unang boyfriend mo ang nanloko sa'yo, ano ka pa eh, yung parang yung puso mo buong-buo pa yun eh, wala pang crack. Wala pang crack. Ano. Tapos siya yung unang kakrack, kaya masakit. Masakit. Diba? Kaya nga sa katangahan ng buhay, well, hindi ko naman masasabing katangahan siya, pero parang gano'n na rin. Slightly. Ganyan. Di okay lang, pinagputuloy yung relationship. Ganyan. Mm-hmm. Parang ang sinabi pa niya sa akin noon, ang OA mo, hindi naman ano eh, ganyan, pumunta lang ako sa bahay, pinakilala lang ako sa magulang, ang OA mo. Galit pa siya sa akin, nakakahiya naman sa'yo. Nako, so paano natigil kung pinatawad mo pa rin siya?
di, yun na nga, pinatawad ko siya. Tumagal yung relationship. Tapos ganun ulit. Niloko niya ulit ako. Pareho-pareho tayo. Di ba, girl? Katangahan overload. Huwag yun din ako, pinatawad ko rin, nag-stay din ako, tapos inulit-ulit. Ganyan, sa ibang tao naman ngayon. Ang nangyari, na-fall out of love ako. Ay, naku, pareho din tayo. Oh, galing natin siya. Girl, appear tayo dyan kasi hindi hapot. Yan. Kasi ikaw na mismo yung mapapagod eh. Napagod na. Mm-hmm. Tapos may mga dumating sa buhay ko na nagpa-realize, teka lang, parang mas hindi ako, parang hindi ko deserve yung ganon treatment. Oo. Ganyan. Kasi habang tumatagal nakikita, no, parang wala akong future dito sa taong to. Oo. Mm-hmm. So yun yung nangyari. Yun nga lang, nung na-fall out of love ako, ako naman yung nagmukhang masama ngayon. Kasi ako daw yung may iba. Siyempre, yung mga makikitid ng utak, yung mga pinagkwentuhan niya, ang masakit doon, yun yung pinaniwalaan. Hindi nila alam yung mga backstory noon, kung ano nangyari sa akin, sa amin, even before kami nag-break. So, hello po sa mga taong mabilis maniwala sa mga sabi-sabi, no? Ang mahirap talaga pag naniniwala ka sa sabi-sabi, hindi mo alam yung buong kwento. Yes. Diba? Diba? Kasi laging may two sides of stories yan, eh, diba? Oo. Version niya, version mo. Oo. Pakinggan pareho din. Totoo. At pinakamahirap dyan, yung mga kaibigan niya na mabilis maniwala, doon lang sa side nung kaibigan nila. Well, siyempre, kaibigan. Baka kaya mas naniniwala agad. Pero thankful ako, kasi may mga kaibigan ako na pinakinggan lang siya. Pero ang sinisik pa rin eh yung side ko. Oo. Ganon. Dun, nalaman ko lately lang na hindi pala sila boto doon. Parang saya-saya, ganyan. So yun, sa lahat po ng mga na niloko na before, okay lang yan. Lalo na yung first time maloko, na first time mag-jowa, maloloko ka agad. Kasi ang katotohanan ng buhay, girl, every time na magmamahal tayo, i-anticipate, well, hindi naman siya i-anticipate, pero kasama kasi yun sa pagmamahal, eh, maloloko ka, masasaktan ka. Kung may iwasan, di sana iwasan, di ba? Masugustuhin ko pa yung masaktan ako sa ibang paraan, wag lang sa cheating, kasi iba yung level ng sakit nun eh. Sa cheating. Kasi sa mga babae, tatanungin mo, ba ako? Oo. Kasi alam mo kung bakit? Ano yun eh, kumbaga may insecurities na mararamdaman ka kapag yun ang ginawa sa'yo. Tapos sa mga girls. Makikita mo yung babae, no? Tapos mapapatanong ka, bakit? Anong meron sa akin na wala? Anong meron sa kanya na wala sa akin? Di ba? Ganto na ako. Ano pa bang gusto mo? Oo. Well, actually, sa lalaki naman din yung ego nila, masakit din yan kapag ang lalaki din niloko. So, pareho lang. So, huwag kayong mag-cheat. Oo. Di ba? Huwag kayong mag-cheat. Oo. Kapag ayaw na, sabihin. Oo nga. At ikaw naman, girl, kapag nararamdaman mo niloko ka na, huwag ka na maghintay na mahuli mo pa siya. Kasi diba? Minsan mag-usap na kayo. Kasi minsan nagbubulag-bulagan tayo eh. Kahit nafe-feel na natin, nakikita na natin, ay hindi, baka naman ganyan lang. Kasi minsan mas ganun, pinapaira lang pagmamahal. Yes, natatabunan. Uh-huh. Siguro with all the, well, dadalawa lang naman yung relasyon ko. Pero alam mo yun, natuto ako dun sa dalawang relasyon na yun. Parang bongga yung dalawang relasyon na yun eh. Parang dadalawa lang sila pero grabe yung impact yung sa akin. Oo nga. Yun. Huwag mo nang hintayin na mahuli mo pa siya. Pag meron ka nararamdaman na something is wrong, girl's instinct, di ba? Woman's instinct. Oo. Talk over, di ba? Talk over. Ganyan. Pag-usapan ninyo. Truth. Kasi kung talagang importante yung masasabi mo tungkol sa relasyon, pakikinggan ka ng lalaki at hindi niya isasantabi yung mga nararamdaman mong instinct. Tama. Diba? Naku, ang dami naman nakaka-relate sa atin ng mga niloko. Ayan nga, nakalagay dyan. Relate, join the group. Oo, hashtag relate, diba? Ha? Oo. Yun. Anyways, ayun na nga. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa akin mula 11 a.m. to 1 p.m. May bukas pa naman, ang bilis ng oras, no? Oo nga. Wait, Thursday na agad bukas. Oo nga. At girl, nabalitaan mo pa before tayo mag-end. Si Kim Chu, ha? Yung kanyang van, eh, pinagbabaril kanina, ha? Totoo ba? Oo, hindi mo nabalitaan. Hindi pa. Buti na lang nga daw sa mga hindi pa po nakakaalam. Buti na nga lang daw, natutulog siya nung time na yon. Kasi kung nagkataon na nakaupo siya at nagbabasa siya ng script sa loob ng sasakyan, eh malamang sa alamang tinamaan siya ng bala. Ay, naku. Oo, sa Katipunan, hello po sa mga nakakaalam po ng story na yan. Alam mo, ang dami ng mga nangyayaring kaguluhan nung nakaraan, di ba, sa Green Hills? Oo. Ito naman ngayon, puro barilan. Oo, Kimchi. At may kinalaman sa metal, di ba, metal rat ngayon. Tama ba? Oo, hindi may kinalaman sa metal at di ba, yung mga nangyayari ngayon, may kinalaman din sa metal. Naku, kaya naku, mag-ingat po tayong lahat. And always pray, kasi yan yung weapon mo din eh. Oo. Sa bawat ano. Oo. Naku, kaya alam mo, naisip ko kanina, please let us all enjoy life. Kasi you wouldn't know kung may bukas
pa. Totoo. Di ba kung meron ka nararamdaman para dyan sa taong katabi mo ngayon, mahal mo siya, sabihin mo sa kanya, huy, mahal kita, wag kang tanga. Sabihin mo na ngayon kasi hindi mo alam kung may bukas pa. Tama nga naman. Coronavirus, hindi mo alam kung sino ang tatamaan, kung kailan tatama, kung kailan lalala, kung meron na ba talaga. Kasi ang balita ko, pinagtatakpan daw ng mga bagay, ng mga organization, keme-keme. Ganyan. So, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. So, please, sabihin nyo na po yung mga nararamdaman ninyo sa mga taong mahal ninyo. Aw, tama. Mag-confess na kayo. Ay, nako. Girl! Ano? Aminin mo na! Wala! Wala nga wala lang naman, no? Baka lang wala naman may gusto ngayon. Baka lang naman meron ka na miss na konti. Nandun lang naman ako sa part na yun. Sino ba yun? Hindi ko rin alam. Ako nga, aaminin ko na sa kanya eh. Na? Gusto ko nang umamin talaga. Gusto mo ba umamin ako? Ha? Ako na lang kaya ang umamin yan. Na ano? Nang ano mo, feelings? Bakit ka namumula? Oh, hindi ah. Hindi ba? Pag tumatawa talaga ako ganyan. Mm-mm. Mabuti naman. Ay, nako. Anyways. Wait, maaga pa. Ano? Kung meron kang aaminin sa mundo, kung mag-e-end na ang mundo ngayong mga oras na ito, baka may mga magalit sa atin. Ha? Pinag-uusapan itong dalawang to. Hindi, if ever, di ba, end of the world na. Sino yung huling taong pupuntahan mo at sasabihan mo ng mga bagay-bagay? Siyempre, yung pamilya ko. Pamilya mo. Oh. In specific. Hindi daw pwede yung pamilya. Oh. Wow. Alisin natin yung pamilya kasi given na yung pamilya eh. Kung meron kang isang taong pupuntahan bago mag-end ang mundong ito, sino yon? Uy, alam mo, 10 minutes na lang, alauna na. Oh, 10 minutes pa yan. 10 Buka minutes ba? Na. Isang kanta nga lang yung tinitira mo sa akin eh. Sige, nasagutin mo na. Kung meron ka... Ay. Ako kaya muna yung umamin. That's a very hard question. Very hard ba? Saka na lang. Ano ba naman to? Saka para, na lang. Pag para naman, ano, para naman others to. Pag dumating na yung tamang panahon. Oh, eh, wala lang ang tamang panahon. Kunwari nga daw. Bilisan niya para magkaroon ng tamang panahon. Ay. Para, di ba? Oo. Yun ang sagot. Bilisan niya. Siya pa rin? Siya magdadala. Ah, siya magdadala. Oo. Bilisan niya yung tamang panahon para ano. Bagal eh. Ulitin natin ha. Parang pagong eh. Pag mag-end na yung world, sino yung unang pupuntahan mo? Pwera sa pamilya. Hindi mo masagot yung tanong na yan. Hindi pa masagot? Hindi pa masagot. Next question, mom. Sabi dito, gay Ate Lindsay, pilitin mo. Grabe kayo sa akin. Oo. Sobrang naginigisa niyo ako ha, mula umaga. Nagtatanong, hindi naman kita ginigisa, girl. Nagtatanong lang naman kami. Ang feeling mo dyan, ginigisa ka. Eh, ikaw yung may problema, di ba? Sige na nga. Nagtatanong lang naman ako. Sige na, ako na. Gusto mo ba ako na lang tumawag doon sa... Para kasi ano, sumakit yung chan ko, girl. Ah. Okay. Mabuti naman kung ganun, ibig sabihin, may feelings ka pa talaga. Wala akong sinasabi. Oh my gosh. Oo. Go. Sige na, papaalam na tayo. Oh, sige ayan na. Ito na po, ipapasok ko na po kay Lindsay. Uy, salamat naman. Thank you so much. Lihim ng liham po, 1 to 4 p.m. Kasama po si Lindsay. After ni Kara. Yes, pangga maraming salamat. We are number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon, ang daming nagbago.